Luke 15:7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Walang party. Dear Lord, we ask you to enlighten us, teach us, hold us by the hand, so we can grow in spirit, we can grow in our walk with you, O God. Turukan niyo po kami, paliwanag niyo ang mga kahulugan ng mga salitang ito, at kayo ang siyang mangaral. We ask you to preach to us, to teach us. In the name of your Son, Jesus our Lord, we pray with thanksgiving. Walang party. Siyam na po't siyam daw na tao na hindi kailangan magsisi, hindi nagiging dahilan para magkaroon ng party sa heaven. Pero yung isa, isang taong magsisi, magbalik loob sa Diyos, yun nakakaroon ng pagdiriwang sa kalangitan. Luke 15:1-2. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautosan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Na-offend ang mga relihiyoso, the teachers of the law, the Pharisees, because Jesus was socializing with outcasts, with so-called sinners. Because social outcasts were welcome to Jesus. And obviously, they were at ease with Him. They were milling around Jesus, listening to Him. Samantalang sila, hindi lumalapit sa mga Pharisees at hindi rin sila nilalapitan ng mga teachers of the law. Pero kay Jesus, kung bakit yung mga tao na outcast, kinukonsider na mga makasalanan, marumi, at ease sila, palagayang loob. Lagi silang nando, nakapaligid, susunod-sunod, at nakikinig. The religious leaders wanted the sinners to be condemned, to be shunned, to be kept out and away. But not Jesus. He was magnetic to these people. They were milling around Him. Luke 15:3-4. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May tanong sila eh, bakit siya nakikisalamuha sa marurumi? At ang sagot ni Jesus, isang talinghaga, isang kwento. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Isang example na very common sa daily life ng mga Israelites ang binigay ni Jesus because sila ay isang bayan, isang kultura na nag-aalaga ng mga tupa. Kung meron ka bang 100 tupa, at may isang nawawala, di ba, iiwan mo doon sa kulungan yung 99 at hahanapin mong pilit yung isang nawawala. And here, Jesus presents sinners as the religious leaders want to treat them, lost sheep. Kaya lang, kay Jesus, yung sheep, mahal at alaga, mahalaga. Sa mga Pharisees, lost sila, hayaan mo na sila, pabayaan na, kalimutan na, ipwera na. And this story that Jesus was telling could also be an allusion to the relationship between Gentiles and Jews. The Jews considered themselves to be the clean, holy race. Therefore, pwera mga Gentiles sa kanila, hayaan na, layuan na lang, at huwag pakisamahan. Kaya sa Matthew 9:36, mayroong isang example, nang makita niya ang napakaraming tao, meaning ni Jesus, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. Nabaligtad, hindi yung mga tupa ang nawawala, nandun sila ang wala yung pastol. It was not a matter of lost sheep, it was an issue of missing shepherd. And that is what the nation of Israel has been going through for a long, long time, missing shepherds. The religious leaders were averse to the common people.
Iniiwasan nila yung mga marurumi, yung mga masasama. Meron na lang silang mutual admiration society. Sila-sila lang ang member nun. Sila-sila lang ang pwedeng pumasok doon. Nabubuhay sila sa suporta ng mga tao na itinatakwil naman nila dahil narurumihan sila. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jesus tungkol sa lost sheep, Luke 15, 5-6. Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kung nawawala. So yun ang tunay na reaksyon ng tunay na pastol ni Jesus. Pag may nawawala at nakita na niya, hindi inaatupag na pagalitan, sumbatan, laitin, kawawain, parusahan. Hindi. Nung makita, pinasan. Maaaring sa pagkakalikot nitong tupang, ito'y nahulog sa bangin, maaaring napilayan, hindi na makapaglakad, hindi na makaakyat uli, pabalik sa pinanggalingan. Kaya pasan-pasan nitong tupa. Ang tupa ay pasan-pasan nung pastol na kinakatawan niya si Jesus. At pagkatapos pag-uwi niya, ay pinagmalaki niya sa kanyang mga kapitbahay at sila ay nagkaroon ng party dahil ipinagdiriwang nila na natagpuan ang nawawalang tupa. Dahil mapagmahal at mabuti at mabait ang true shepherd, mahalaga sa kanya ang lost sheep. Sa Pharisees, lost ka, di get lost. At ganoon din sa ating religious life, madalas. Pagka nasa tamang lugar ang puso ng isang pastol, yung mga lost, hinahanap, minamahal, ginagamot, binubuhat. Pero pagka mala Pharisee ang pastol, yung lost lalo pang ititiwalag, lalo pang itatakwil, lalo pang ipupwera. Kaya sabi ni Jesus sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Siya ang dapat tularan natin sa ating pag-aalagaan sa isa't isa. Hindi mahilig at mabilis mag-condemn, kundi mahilig at mabilis maghanap, magbuhat, at magsaya kapag ang nawawala ay nakita na. Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. Meron nga bang tao ni isa na matatawag na matuwid? Sinabi sa Bible, wala. No one is righteous, not even one. So meron bang isa na hindi kailangan magsisi? Wala. Because the Bible is very clear. Everyone needs to come to repentance because everyone is condemned by his or her own sinfulness. So, imposible na nga na merong isang hindi nangangailangan ng pagsisisi, na merong isang matuwid, nag times 99 pa sa example ni Jesus. At tinutukoy niya dito ang mga Pharisees, ang mga relihiyoso, na sobrang mataas ang pagtingin sa sarili, sobrang panglalait sa kapwa, pangdudusta sa kasalanan ng kapwa, panguusig sa kapwa, at ang sarili ay tinuturing na ganap, malinis, banal. Ipinakita dito ni Lord yung exaggeration ng 99 na ito, na actually wala. 99 pa, binigyan niyang example. Pero ganun kabulag ang mga Pharisees, not to see that all of them were those 99 that think they do not need repentance. They think they are good enough, they are clean enough. They don't know that they are lost. Because if there's one na nawawala sa turing at hinanap ni Jesus, at yun ang buhat-buhat ni Jesus, ang tunay na nawawala ay yung 99 na hindi buhat, hindi inalagaan, hindi ipinagdiwang. Kasi sila ang nagde-declare, hindi nyo kami kailangang ipag-party. Kasi hindi naman kami nawawala eh. Kaya walang party. Pagka ang pag-uusapan ay mga taong mayabang, self-righteous, judgmental. The 99 good people who do not need, so to speak, to repent were the Pharisees and their kind. And it could be an allusion to Israel itself.
na inaakala nila they're okay, they're all right, the Gentiles lang ang mga maruruni, Gentiles lang ang mga dapat na husgahan. Pero kitang-kita natin kung nasaan ang puso ni Jesus at kung kanino siya pumapanig. Jesus stresses na mas mahalaga sa kanya ang sinners na nagpapapastol, nagpapaalaga. Sabihin mo pa sinner na nagpapabebe kay Jesus, mas gusto niya yon kaysa mga self-righteous, mga unloving religious people na bulag sa kanilang pagiging makasalanan at ayaw papastol kay Jesus. Ganun-ganun yung mga Pharisees. So, andito yung mga tinatawag na sinners, tax collectors, the people of the streets, the dust of the road. Lumalapit sila kay Jesus at nakikinig, sila yung nagpapapastol. They were submitting themselves to His ministrations. Ito naman yung mga religious leaders from a distance criticizing Jesus and the people He was with. So sila yung tunay na nangangailangan pero in denial of their spiritual situation. Kaya tinatawag ang mga lost sheep, yung mga tinatawag natin na sinner. Lost sheep, sinner, dapat huwag mag-atubiling lumapit kay Jesus. Mas maaga mong inaamin na ako sinner, ako lost, ako kulang, ako may dumi, ako may mga dapat asikasuhin at linisin, mas gusto ni Jesus yun. Lahat naman may sakit. Pero sino ang napapagaling? Yung pumupunta sa manggagamot. Yung itinatatwa niya na may sakit siya, ayaw niyang pa-examine, ayaw niya na mabigyan ng reseta, yun ang hindi gagaling. Kaya huwag mag-atubili na pahanap, paligtas, pabuhat kay Jesus. Gusto niyang gawin yun. I remember way back in college, I was asking a friend, sabi ko, mag-Bible study tayo. Sabi niya, naku, dami-dami kong kasalanan, wag na lang. Sabi ko, perfect, you're a perfect candidate. Kasi yan ang gustong-gusto ni Jesus, you and me na makasalanan, mag-Bible study. Kasi hindi naman kailangan mag-Bible study yung banal. Eh dahil wala namang banal, hindi dapat lahat mag-Bible study. Marami mga tao, ayaw nila magpunta sa church, sinasabi nila, I feel unworthy. I feel na hindi ako karapat-dapat. Ayaw kong mag-serve. Ayaw kong magkaroon ng ministry. Ayaw kong kumanta. Kasi parang hindi ako bagay. Mas kailangan natin yun. Hindi kailangan bagay. Kailangan. Kung ikaw yung nabubuhay sa dilim, sa pagsuway sa Diyos, sa pagkukulang, mas dapat magsumiksi ka sa mga Bible study, sa paglilingkod, at napakalaki ng pagkakataon na sa iyong paglilingkod, doon katablan ng salita ng Diyos. Nasakaaten mo ng Bible study, lalo ikaw yung nagtuturo, eh tablang ka na itinuturo mo, eh di nakatulong sa iyo. No, kung ikaw yung kumakanta, tablang ka na mga kinakanta mo, eh di naministeran ka. Pero baligtad, marami mga churches, hindi ka papakantahin pag sa tingin nila makasalanan ka. Hindi ka papatugtugin pag sa tingin nila ay nabubuhay ka sa mali. Hindi ka pagtuturuin lalo na ha. Pagka sa tingin nila may kasalanan ka, eh kung gagawin mong qualification yung walang kasalanan, di ni isa walang pwede magturo. Ni isa walang pwede kumanta, ni isa walang pwede mag-serve. Kaya, pinagsiserve mo ang tao dahil kailangan niyang mag-serve. Doon siya mabe-bless. Doon siya pwedeng katagpuin ng Diyos sa field where the ministry is done. Kaya, huwag mag-atubili. Huwag niyo sasabihin, ako hindi ako deserving, may mga kulang pa sa buhay ko, eh di lalo ka dapat mag-serve para maraming pinto na nakabukas na pwedeng pasukan ng pagpapala sa buhay mo. Marami mga pagtitipo na maaari kang tabla ng mga katuruan. Kesa naman magkulong ka sa bahay o huwag ka nang pumunta sa church dahil hindi ka deserving. Kaya nga sinasabi natin, ang church ay hospital, mas may sakit ka, mas bagay ka. Ikaw ang galing-galing mo na, magaling ka na, bakit ka pa magpapa-hospital? Kaya kailangan yung humility, yung pagtanggap sa katotohanan na kailangan kong mag-church, kailangan ko ng fellowship, kailangan kong mag-Bible study, kasi marami akong kulang sa buhay. Dahil doon yon mapupunan. So huwag mag-atubiling lumapit sa Panginoon kasi love ka niya.
hindi mo kailangang deserved. Hindi siya naghahanap ng mga deserving. Naghahanap siya ng mga seekers. Ng mga umaamin sa kanilang mga kakulangan at gustong-gustong punuin niyo ni Jesus. At hindi siya nag-aatubili na buhatin ka. Kung gusto mo magpabebe kay Jesus, go ahead. Kasi gusto niya yon. Because Jesus loves us. John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Eh bakit ang church nang tataboy? Sabi ni Jesus, hindi ko itataboy, basta lumalapit. Hindi ko itatanong anong background mo, anong history mo, anong mga kabalbalan na ginagawa mo sa buhay. I saw what you did last summer. Sabi niya, pag lumalapit sa akin, tatanggapin ko. Tandaan natin yun, mga kapatid. Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya huwag tayo yung mga masyadong masisela na pag may pumapasok sa church, inuuri-uri mo, parang ligaw ito ah. Bakit ito nandito? Mas ligaw, mas mabuti. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Basta hindi nang gugulo na nakakaabala na sa pakikipagniig ng iba sa Diyos. Psalm 23:1-6 has multi-layers of meanings. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Pag binaligtad natin to, kasi ito ang mga ginagawa ni Yahweh sa mga naghahanap sa kanya, baligtad rin natin. Sino ang dapat maghanap kay Yahweh? Di yung nagkukulang. Yung kulang sa tulog, kasi pinapahimlay ka pala, pinagpapahinga ka. Yung mga pagod, yan ang dapat maghanap sa Diyos. Yung mga ligaw, kasi inaakay. Yung mga nanghihina, ang emosyon, ang damdamin, ang espiritu, pati katawan, yan ang dapat magpunta sa Panginoon kasi binibigyan daw uli ng kalakasan. Yung mga nasa maling daan, yan ang dapat bumalik. At yung mga dumudungis ng pangalan ng Diyos sa kanilang lifestyle, yan ang dapat manumbalik kasi pinaparangalan mo ang kanyang pangalan. Oras na hinayaan mo ang lahat ng kanyang ministrations ay maibigay niya sa iyo and you get restored, you become strong, and with your life that glorifies God, you glorify His name. Rest and satisfaction is in the Shepherd. So yung mga pagod na pagod ang puso, at yung mga kulang na kulang sa mga pagpapalang espiritual at emosyonal, dapat isipin, lumapit sa Diyos. Kasi sa Kanya yan natatagpuan. Ang nagbabalik loob, ang nawawalang natagpuan, o ang nagwawala na nagbalik, ay ipagpaparty ng Diyos. In a manner of speaking. Sabi ni Jesus, pag may isa out of 100, na natagpuan, na nagbalik loob, nagdiriwang sa kalangitan. So, magpa-party. Pasayahin nyo ang mga anghel para may party, magbalik loob sa Diyos. Kaya ayaw na ayaw ng mga anghel sa mga self-righteous, wala tayong party dyan. Yung mga, ay ako, okay ako, mabait ako, tama ako. Sasabihin mga anghel, ako, walang kasiyahan kasi walang party. Ang ipinagpa-party, yung umaamin ang kakulangan at nagbabalik loob. Kaya gustong-gusto, siguro nakatingin ang mga anghel sa marami sa atin, wow, kandidato itong magpa-party. Pero kailangan magbalik loob. Tulad nung walang kamatayang istorya ng tinatawag na the lost son or the prodigal son, nawala yun, alam natin ang kwento, nagwala, pero bumalik. At nung bumalik, ano nangyari? Party. Nagpa-party ang kanyang ama. Luke 15:22-24, sabi nung anak, hindi na po ako bagay na bumalik dito bilang anak nyo. Gawin niyo na lang po akong alila dito sa bahay nyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas.
Katayo ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila ngay nagdiwang. So you see, when somebody who is lost returns to God, there is celebration. Hindi siya sinalubong ng sumbat. Mga magulang, mga pamilya, kung alam lang ng ating mga kapamilya na kung sila'y magbabalik dahil nagkamali, nagwala, nawala, isasalubungin natin sila ng pagdiriwang, nag-uwi na agad lahat. Nagbalik loob na. Nag-aatubili, nagdadalawang loob, kasi ang baka ang isalubong natin ay galit. Hindi yon ang turo ni Jesus na paraan ng pagsalubong sa isang nawala na nagbabalik loob. Ang mga self-righteous people, ang mga naglilinis-linisan, ay hindi binubuhat at pinagpaparty ni Jesus. Yung umuwi na anak na yon na nawala, may kapatid na kahit kailan hindi nawala. Nandun lang siya lagi sa bahay nila. Pero nung nakita niya na may party dahil bumalik ang kanyang kapatid, nagalit pa, imbes matuwa. Sabi niya sa tatay niya, ang tagal-tagal ko nang nandito, di niyo ako pinagpa-party. Tapos yung anak niyo na yan na nagwala, nagwaldas, siya ang ipinagpa-party ninyo. Work ako ng work dito, serve ako ng serve, wala man lamang party. Luke 15:29, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo, tatay, sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkaroon ng kasayahan kami ng aking mga kaibigan. Eh ang sabi ng tatay niya, problema mo yan. Bakit di ka nag-party? Bakit yung kapatid mo, ang daming hiningi lahat ang mana niya, binigay ko. Tapos ikaw, ba't ka hindi humihingi ng kambing na ipinagpuputok ng butse mo ngayon? Di sana, binigyan din kita. Hindi ka humihingi kasi mayabang ka. Ayaw mong ipakita na umaasa ka sa akin. Gusto mo laging very good ang record mo. Kaya lagi kang nagtatrabaho para mapuri ka. Hindi dahil talagang maganda ang iyong kalooban. So bakit ka ipagpa-party? Hindi ka naman nagsisisi. Itong kapatid mo, pareho lang kayong wala. Malayo ang loob niya sa akin. Nandito ka nga, nakatira ka sa akin. Pero malayo ang loob mo. Wala kang ginagawa kundi mag-perform, mag-good works, magpasikap. Pero yung kapatid mo, lumayo man, bumalik. So sino sa inyong dalawa ngayon ang tunay na bumalik? Kaya siya ipinag-party kasi bumalik. Ikaw, hindi ka pa bumabalik, kaya wala pang party para sa'yo. Sa palagay mo, nandiyan ka lagi, eh, hindi ka umalis. Nandiyan ka, pero ang layo-layo mo. Pwede mangyari yun sa ating mga relationship eh. Kaya isa mang dagdag ni Jesus sa kanyang pagdidiin ng aralin na ito. Luke 18:9-14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid sa ang tingin sa sarili at hinahamak ang iba. So dalawang tao, matuwid ang tingin sa sarili at yung kanyang hinahamak na sa tingin niya makasalanan. Kwento ni Jesus. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Di pa ba tayo nakakahalata? Inis na inis si Jesus sa mga Pharisees, sa mga religious, sa mga self-righteous. Laging yun ang kontrabida sa mga kwento niya. Kasi totoong yun ang nangyayari. Madalas mas relihiyoso, mas masama ang ugali. Mabuti pa yung mga makasalanan na hindi itinatatwa na makasalanan sila, mas madaling turuan, mas teachable, kaysa yung alam ko na yan, alam ko na yung verse na yan, lubakin ako sa church, banal ako, wala akong ginagawang mali. Yun ang mga ganong tao na lagi na lamang na ipinapakita sa atin ni Jesus bilang masamang halimbawa. So isang pariseo at isang maniningil ng buwis, extreme ha? Pharisees were known for their fastidious observance of cleanliness laws. At yung mga maniningil ng buwis na kilala sa pandaraya, usually, not all, pero sa kanilang culture, pandaraya, pagtatak sila sa bayan kasi kinaniakaw nila ang kaban ng bayan,
At humahawak pa sila ng mga pera galing sa mga foreign lands, may mga imahe ng mga emperor at kung sino-sinong Diyos na sa tingin ng mga Pharisees marumi. So extreme sa tingin ng panlabas. Pumunta sila sa templo para manalangin. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magdanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito na nagdadasal sa tabi ko. Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita." In other words, pagharap ng tao ito sa Diyos, sabi niya, "Thank you, Lord, ang perfect, perfect ko. Hindi ako katulad nito. Ganun, kasalanan, nagsisimba pa, dinanahiya sa sarili." Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, hukot na hukot ang balikat na kayuko, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo," patuloy ni Jesus, "ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Siya ang nalinis. Siya ang naitama. Siya yung nabigyan ng pagpapala. Sa harapan ng Diyos, siya ang tunay na sumamba at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas, and may I add, spiritually, ay ibababa, at ang nagpapakababa, spiritually, ay itataas." Tuwang-tuwa ang mga anghel doon sa tax collector kasi party na naman! Let's party! Meron na namang na-bless, meron na namang na-restore. Pero doon sa Pariseo, wala silang ka-party-party. Boring. Kasi walang inamin ni isang kasalanan at ipinagyabang ang kanyang spiritual perfection. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, merong isang one-time, big-time na pagkawala at pagkasagip. Yung pagkasagip, yun ang tinatawag natin kuminsan na the day of my salvation, my born-again experience. Kung ano nung tawag dyan, na lahat ng pakyaw-pakyaw na kasalanan mo noon, ay bigla mong inilapit sa Diyos, hinihingi ng tawad, at nagkaroon ka ng one-time, big-time na salvation. In that case, let Jesus save and shepherd you. Kung may mga taong nakakarinig ngayon at hindi pa nangyayari yung one-time, big-time nila na paglapit sa Diyos, pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, gawin, lumapit. In your own way, in your own terms. Gawin lang yung ginawa noong tax collector. Nagpakumbaba, inamin ang kasalanan, humingi ng habag. At nagkakaroon ka ng one-time, big-time salvation. Pero, pang-araw-araw na buhay natin, kahit matapos na yung one-time, big-time salvation, marami pa rin mga mumunting mga pagkakawala at pagwawala kahit na ikaw ay nasa Panginoon na. And in those cases, aminin. Huwag itago sa Diyos. Hindi mo kailangan aminin sa lahat. Sa Diyos na lang. Hindi mo kailangan tumayo at magpatotoo. At ang opening mo, "Ako'y isang masamang babae." Siguradong makikinig ang lahat. Yung mga patotoo na yan na kailangan mo ibulgar lahat ang mga pinaka madudugong bahagi ng iyong buhay, hindi naman bagay sa Philippine culture yan. It's very American. You know, Americans always need public disclosure of their private lives. Laging kailangan nilang ibulgar ang mga sarili nila. Part yun yata ng kanilang psychological restoration. Pero hindi natin kailangan yun. Tayo mga taga-Silangan, mga taga-Asia, nagpapakiramdaman nilang tayo. Hindi na kailangan pa na aminin mo sa lahat. Wala namang effect. Pagkatapos, napag-uusapan ka lang. "Uy, alam mo ba yung patotoo kanina ni sister? Usapan ka ngayon." At pagka nag-backslide ka, matapos mong sabihin, binuo ka na ng Panginoon, pag-uusapan ka muli.
Kaya wala akong masyadong nakikitang benepisyo, liban na lamang na very sincere and God glorifying. Hindi naman kailangan na puro detalye sinasabi pa para lang makinig ang mga tao pagkahaba-haba ng patotoo na ang mga bits and pieces ng aking talambuhay. Kaya hindi tayo mahilig sa ganyan, mga patotoo. It's very American. They need it. They want it. Sa kanila yung kailangan ko pang mag-out. Sa Pilipinas, sa mga tatay, mag-out po ako, anak. Matagal na kitang naramdaman. Tumigil ka ng pag-out na yan. Pakiramdaman tayo eh. And so in that way, hindi mo kailangan yung public disclosure. Pero in those cases of mga pagkakawala o pagwawala, ganun din ang reseta. Let Jesus save and shepherd you as well. Merong one time, big time salvation at merong mga mumunting mga salvation from the mga mumunting mga bagay na ginagawa natin araw-araw. In other words, lagi ka dapat pupunta dun sa templo. Kung ano man yung templo na yon, is it a place where you pray or is it a state of mind in private? At sasabihin mo sa Diyos, habag niyo po ang kailangan ko. Kulang ako talaga. Nagkakasala ako. And God restores you. Uuwi at babalik kang matuwid, itinuwid ng Diyos, at makakaroon ng pagdiriwang sa kalangitan. Huwag na huwag i-justify ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Huwag na huwag in denial. Huwag na huwag na bigyan mo pa ng katwiran ng sarili mo kung alam mong may ginawa ka ng mali. Aminin, humingi ng tawad, magpabuong muli, yun ang gusto ng Panginoon. Walang yabang-yabang, walang pero-pero, walang justification. And do not take pride in and rely on personal righteousness. Sa self-righteous, sa feeling entitled, sa proud, walang party in heaven. Anong mahalagang isang lesson dyan tungkol kay Jesus? Na kay Jesus, walang outsider. Walang sinner at walang holy sa Kanya. Sino man ang lalapit sa Kanya, pareho lang niyang tatanggapin. Walang lost. Walang hopeless. Never use the word hopeless. Kung minsan may mag-asawa nag-away, sabi nila, hopeless na yung case namin. Walang ganun. May Panginoon eh. Ang mahalaga lang kayong mag-asawa nag-away, kayong mag-asawang nagkaroon ng alitan o ano man, yung nagkasala, umamin. At madalas naman, pareho lang na may kasalanan, magkaiba lang. O kaya nauna lang siya nagkasala, ay ang sagot mo mali din, nagkasala ka na rin. Pag pareho kayong umamin, pareho kayong humingi ng tawad at lumapit sa Panginoon para buuin kayo, walang imposibleng mabuo uli na relasyon. Ang hadlang lang para mabuo, kung yan man ay relasyon ng mag-asawa, magulang at anak, magkapatid, eh dapat nagpapakumbaba. Pag nagpapakumbaba ang tao, bumababa ang Espiritu ng Diyos. Sumasali sa usapan. Pinupuno ang kulang, pinapaampat ang pagdurugo ng mga sugat na nagdurugo, nililinis ang marumi, pinapalakas ang mahina, nililiwanagan ang madilim, itinutuwid ang liko pag ang tao ay nagpapakumbaba. Kaya mahalaga yung ating attitude sa Lord. Do not take sin lightly na magko-confess ka, Lord, may sin na naman po ako, alam nyo na po lahat, so patawarin nyo lang ako tulad yesterday, good night. Dapat sincere na kinikilala mo, Lord, talaga. Yung dinadagukan pa nung tax collector yung dibdib niya. Yung iba naman ang dinadagukan yung katabi. Ito kasi, siya may kasalanan, kaya ako nagkaganito. Walang restoration sa ganun. Kailangan tingnan natin ang ating sarili. So may party sa langit sa bawat nagbabalik loob sa Diyos. Sa bawat pagbabalik loob, maliit man o malaki. Nasaan ka man ngayon, kapatid, there is one thing sure. Hindi perfect ang iyong kalagayan. May kulang. At kung ating aaminin, titigilan natin ang paninisi sa iba, kundi ang sarili natin ating suriin, kung tatanggapin natin ating mga pagkukulang kung bakit tayo ganito ngayon, kung bakit tayo may problema ngayon, kung tatanggapin natin yung ating pananagutan, pagamat may pananagutan din yung iba, pero pananagutan natin ang ating iisipin at hindi yung kanila, pag nangyari yon, tayo nagpapahanap, nagpapabuhat,
nagpapaakay kay Jesus. At hindi ka na malayo sa restoration pag ganun ang takbo ng ating isip. Ano ang kulang ngayon sa inyong buhay? Ano ang problema? Ano ang urgent needs? Ano ang pinagmumula ng mga inip, mga lungkot, galit, takot? Lahat yan, meron tayong pananagutan. Hindi tayo biktima ng buhay. The moment you paint yourself as a victim, you are putting the blame on others, you cannot be restored. You have to own up to your responsibility. Hindi ako pumasa sa exam dahil meron akong pagkukulang. Hindi dahil yung teacher kasi kung ano-ano itinatanong. Hindi kami nagkasundong mag-asawa dahil may pananagutan ako. Hindi dahil lang may kasalanan kasi siya. Mahirap ang buhay natin ngayon, mga anak, tayong pamilya, kasi mga pasaway kayo. Kundi meron din akong pananagutan. Ano man ang kulang sa ating buhay, isa ang itinuturo ni Jesus, magpakumbaba. Lumapit sa panalangin. And the Spirit of God is never far away. Dear Lord, look at our hearts. Tingnan niyo po kami. Huwag kaming matulad dun sa tax collector na pinupuri ang sarili at kinokondem yung kapwa. Tularan namin yung huwag kaming matulad, Panginoon, dun sa Pharisee, kundi ang tularan namin yung tax collector. Natlubos na ikinalulungkot ang kanyang mga pagkakamali at pagkukulang. Napasusuri kami sa inyo, Panginoon, at makita namin ang malinaw, ang pananagutan namin sa mga kasakitan, sa mga problema, sa mga kakulangan ng buhay namin, makita namin yung aming pananagutan. At magpakumbaba kami sa iyong harapan upang tumanggap ng inyong pagpapagaling, ng inyong restoration. At sa aming pagbabalik loob, magkaroon ng kagalakan sa kalangitan dahil ito ang kinagagalak niyo, O Lord. Hindi yung magmukha kami perfect, kundi yung aminin namin na aming mga kulang at magpapuno kami sa inyo dahil kayo'y mapagmahal. Pagbulay-bulayan natin ang mga leksyon ng ating pinag-aralan at i-apply sa atin ating mga sariling buhay. Let's bow before the Lord. Let the Spirit of God examine us kung ano ang Pharisee in us na pwedeng maging tax collector in us so we can be restored. At sa anumang mga problema ng mga pamilya, ng mga magkakaibigan, ng inyong workplace, stop putting the blame, all the blame on others. Look at your own responsibility and be humble. Because only when we are humble can God restore us. Lord, speak to your people. Make this message personal. At nawa tulad noong tax collector na umuwing matuwid, lahat ng narito ngayon ay uuwing mas matuwid pa kaysa dati dahil sinuri ang sarili, humingi ng tawad sa mga pagkukulang, at humihingi sa inyo lamang ng kalakasan. Be with the Lord in silent reflection.